Yes. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 3. Ano? Mabilis nga ako. 2 Timothy chapter 3. Ang verse natin ay actually, ito yung buong chapter. Pero basahin lang po natin yung chapter 3, verse 15. Okay? And 16. 2 Timothy chapter 3, verse 15 and 16. Tayo po'y sabay-sabay na magbasa ng salita po ng Diyos. Handa, basa. And from childhood, you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ituloy na natin hanggang 17. That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. So tayo po yung manalangin muna. Panginoon Diyos, salamat pong muli sa gabing ito. Salamat po na kaming inyong mga anak sa bayang ito ay nagkasama-sama. Para ikaw po ay aming sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Salamat po sa biyayang ginawa mo sa buhay namin. Kami po ay inyong binago. Salamat po at binigyan niyo kami ng pagnanasa sa inyo at sa iyong gawain. Panginoon, ngayon pong gabi, kami mag-aaral ng iyong mga banal na salita. Dalangin namin, Panginoon, na kami po ay patuloy niyong tuturuan, tutulungan na mahalin, ibigin, ipaglaban po ang iyong salita sa aming mga buhay. Basbasan niyo po kami, Banal na Espiritu, ang iyong abang lingkod ay inyo pong tunay na puspusin. Ikaw po ang magpakahayag sa amin ngayong gabing ito. At sa lahat ng aming mga pagkukulang, ikaw po magpuno, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyong kabutihan. Sa ngalan po ng Panginoon Jesucristo. Amen. Pwede po magsiyo po ang lahat. Salita ng Diyos. Ito po ang ating pag-uusapang patuloy every Wednesday. Ating pinag-uusapan po ang halaga ng salita ng Diyos. Tunay po bang mahalaga ang Bible? Napakahalaga po nito sa atin pong buhay. Ano pa at isa sa ayaw ng Diablo na ating tinatanganan ay ang kanyang salita, ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kung merong isang bagay na aalisin ang Diyos sa iyo, hindi cellphone mo. Okay? O girlfriend mo o boyfriend mo. Ang gustong targetin ng Diablong alisin sa ating buhay ay ang pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos. Sapagkat alam ng kaaway na pagka ang kanyang anak, ang anak ng Diyos, ay hiwalay na sa salita ng Diyos, madali na yang matatalo. Kung pagka napahiwalay ka na sa salita ng Diyos, nag-uumpisa na ang iyong pagkatalo. Kaya ngayon pong gabing ito, ating pong pag-uusapan is the importance of the Word of God, ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ang aklat po ng Timoteo, ito naman po yung ating napapag-aralan ng matagal, ang 2 Timothy po ay sulat ni Pablo nang siya ay nasa kulungan sa Mamertine Prison sa Rome. Ito po yung nasulat nang siya ay malapit ng e-execute, pupugutan na siya ng ulo, at pinatawag na niya ang kanyang sidekick, ang kanyang kanang kamay na si Timothy, sinulatan niya ito para siya bisitahin, sapagat any moment, sabi niya, ako'y nakatakda na. Ako, ang araw ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakipagbaka. Ang 2 Timothy po ay huling habilin. Kung kayo po ay nakakapakinig ng taong malapit ng mamatay, binabantayan po nung iba yung huling sinasabi. Bakit? Posibleng ituturo kung nasasan ang yaman niya. O ituturo kung kanino, ano yung kanyang nais sabihin. Ibig sabihin po yung swan song na tinatawag o huling habilin, yan po yung mga salitang mahalaga. Sa mga epistola po ni Apostol Pablo, isa sa pinakamahalaga niyang nasulat ay ang 2 Timothy. Sapagkat ito yung puso niya nung siya'y malapit ng pumanaw. At kung inyong dadamdamin ang kanyang sulat na ito, naririto yung sense ng victory, pero naririto din yung pagtingin niya na ang hinaharap ay hindi magiging maganda. Okay? Pag binasa niyo po ang 2 Timothy, especially sa mga manggagawa, inuobliga kaming basahin ang 1 Timothy at 2 Timothy at Titus dapat lagi. Kasi yan ang tumutukoy sa mga pastoral epistles sa Biblia. Pero, kung ating pong papansinin, yung mga huling salita, yan ang mahahalagang salita. At kung inyong babasahin po ang aklat ng Timothy,
heavy ang emphasis ni Apostle Paul sa Word of God. Napakabigat ng kanyang pagbibigay ng emphasis sa salita ng Diyos. Sapagkat malapit na siyang umalis, isa sa pinakamagaling na apostol ay malapit nang umalis at ito turn over na niya ang pamamahala kay Timothy. So meron siyang ibinibilin kay Timoteo na pahalagahan ang salita na kanyang iiwanan. Ang salita ng Diyos na kanyang inumpisahan ay dapat niyang ituloy. Kaya nakalagay po doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Kung yung babasahin sa verse 1, "You therefore my son." Hindi niya anak ito sa laman, sa pananampalataya. "Be strong in the grace that is in Christ Jesus." Magpakalakas ka. Ano sabi niya? "And the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also." Nagbibili na siya dito eh. Ang sabi niya, yung mga natutunan mo sa akin, yung mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi, ay ipagkatiwala mo rin naman sa ibang taong makakapagturo din naman sa iba. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos na nakay Paul ay nais niyang maipasa kay Timothy at maipasa ito ni Timothy sa susunod pang salit-saling lahi. At kaya ang Bible po'y nakarating sa atin. Sapagkat meron pong mga taong namatay para ang Bibliyang ito ay makarating po sa atin today. Aho, hindi ho ito simpleng aklat na nakarating lang sa atin. Hindi ito inilimbag lang ng Thomas Nelson Publishing o kaya ng Philippine Bible Society. Before this book was imprinted, it takes blood. Maraming dugo ang dumanak bago nakarating ang aklat na ito sa atin. Maraming buhay ang namatay, ibinuwis para lang magkaroon tayo ng kopya ng Biblia today. At yung pananampalatayang yon na binabanggit ni Pablo ay kanyang binanggit kay Timothy na dapat ito'y maipasa pa sa susunod na henerasyon. Hindi magwakas sa iyo, Timothy. Ito'y dapat maipasa pa sa susunod na henerasyon. Ngayon, paano maipapasa ang pananampalataya kung hindi natin pinahahalagahan ang Biblia? Hindi pwedeng maipasa ang pananampalataya pag hindi mo na pinahahalagahan ang Biblia sa iyong buhay. So very, very important po na ito'y ating mag-grasp. Kumbaga sa gamit sa jeep, mayroon dyan tayo na vice grip. Kayong vice grip na tinatawag na pagkain ang kumapit na, talagang hindi nakakawala yung kanyang madiinan. So sana ang Bible sa ating buhay ay maging we grasp this book. Maging bahagi na talaga ito ng ating pang-araw-araw na buhay. At meron tayong lima na ginagamit dyan to grasp the Bible. Ito na may alam na ng mga umaten ng class 201. Pero ating i-review. Grasping the Word. Paano natin mapapanghawakan ang salita ng Diyos? Okay? Review lang po ito sa mga nakaten na. Una, hear it. Okay? Hear it. Sa Matthew 13, yun yung parable ng sower. At iba-iba ang klase ng taga pakinig. Paano ako makikinabang sa salita ng Diyos? How to grasp the Bible for myself? Paano hindi ito mawawala sa aking buhay? Mga minamahal, mahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos. Napakahalaga po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag niyong sasayangin ang pagpunta sa simbahan na naririto ka pero hindi ka nakikinig. Sayang ang iyong pagbibihis, sayang ang iyong pagpapabango, sayang ang iyong pagpupulbo, sayang ang pagpapukuyot mo sa salamin, tapos hindi ka makikinig sa salita ng Diyos. Nagtataikalaan, okay? Nagsasayang ka ng iyong oras. Because we are here to listen to God's Word. So how the Bible, paano yung Biblia na yon ay mag-grasp ng buhay ko? Paano ko to mapapanghawakan like a vice grip in my life? Una, you better hear it. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Okay? Mahalagang tayo nakikinig po lagi ng salita ng ating Diyos. Sa Mateo 13, mapalad yung nakikinig doon. Sabi, ang may pakinig ay makinig. Okay? Kaya lalo kung wala kang pakinig na ayos, bumili ka ng cotton buds. Okay? Number two, grasping the Word. Ano yung number two sa atin? Pag-aralan sa 201, read it. Revelation chapter 1 verse 3. Ito po yung bahagi lang ng ating intro. Para paano ba gagamitin niya ang Bible? Okay, ano ba yung iuunan ko sa aking ulunan, Kuya Henry? Para ma-absorb ng osmosis? Okay? Revelation chapter 1 verse 3. Ano, ginamit ko ho rin Bible na rin, nabigyan ng tita Ningning kasi nagkakapit-kapit na. Ay, sayang.
Revelation 1 verse 3, blessed is he who reads. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Blessed is he who reads and those who hear. Kaya mapalad po yung bumabasa. So how to get a grasp of the Bible? Una, you need to hear it. Okay? Wag FM ang inyong pakinggan. Mag-play kayo ng audio Bible sa inyong bahay. Okay? Number two, read it. Basahin natin po ang salita ng Diyos. Tayo po ba'y nagbabasa pa? Baka tayo updated sa Facebook tapos sa Bible ay hindi. Baka ang ating matay bamad sa mga movie, sa laptop, tapos ang ating pagbabasa ng Bible ay hindi. Baka ang ating mata ibabad sa panonood ng mga Netflix, iFlix, at saka na mga Fox News, at saka mga kung ano-ano sa ating mga Signal na may TV at mga may TV Plus. And then ang ating matay hindi tumitingin sa Biblia, nakakahiya tayo sa Panginoon. We need to read the Bible. Nilikhaan tayo ng Diyos ng mata para ibasa ng kanyang mga salita. Okay? Yan po, kaya sabi ng Bible, blessed is he who reads. Mapapalad ang nagbabasa. Oh, mapalad yung nagbabasa. Mapalad yung nakakabasa pa. Akala nyo, kapag akala nyo, sabi, maganda ika ang nakasalamin. Ako po, mahirap pag nakasalamin. Noong isang araw ako naghubad ng damit at pinatong ko ang aking salamin. Noong ako bumaling sa Durabox, pag ulit, sabi, kasi ako nalagay salamin ko. Hindi ko makita agad. Kinapaka pa ako yung, ari. Kaya habang malinaw pa ang inyong mga mata, samantalahin ang pagbabasa ng kanyang mga salita. We need to read the Bible. Kaya kulto talaga yung pinagbabawalan ang membrong magbasa ng Bible. Oho! Alaala ko dati na ako pupunta sa iglesia ni Kristo, bawal daw magbasa ng Bible. Ministro lamang daw ang pwede. Baka daw magkamali ng pakahulugan. Sa Baptist naman, payag ng magbasa ng Bible, ang membrong aayaw magbasa. Pero sabi ng Bible, how to get a grasp? Hear it, read it. We need to read the Bible. Read the Bible. 1 Timothy chapter 2 verse 15. Not only we need to read it, we need to study it. Ba, mayroong special number sa likod. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Be diligent to present yourselves approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sabi ng Bible, rightly dividing the word of truth. How to get a grasp of the Bible in our life? Una, hear it. Number two, read it. Number three, study it. We need to study the Bible. Dapat tayo may personal na Bible study. Okay? Hindi yung Bible study na nagtuturo ka lang sa tao. I'm not talking about that. What I'm talking about is this. Ikaw mismo ay nag-aaral ng Biblia para sa iyong sarili. Hello? Hindi yung magba-Bible study ka sa iba, ikaw naman ay hindi nag-aaral ng Bible study sa iyong sarili. I practice this. Na bago talaga ako magtuturo, ako'y basa. Why? Magtuturo ka sa iba eh. So hindi ka lang dapat Bible study leader. Lalo yung mga app natin na nagli-lead yan. You need to study the Bible well. At may 12 methods tayo dito at yung pwedeng ituro ng ating pastor sa atin. The 12 methods on studying the Bible. Okay? Kaya po ang halaga sabi, rightly dividing the word of truth. Kasi pag hindi tayo nag-study ng Bible, we may falsely divide the Bible. Pwede tayo mag-interpret ng mga mali sa Biblia. Kaya ang halaga po na we not only hear it, read it, we need to study it. Aralin mo talaga ang Biblia. I remember one time, nung nasa Bilogo po tayo, parang sa Tita Charing mother yata yon at the late of your mother, nung siya po'y, may nag-preach doon, si Lazarus. Aba, ay yung Lazarus ng Luke 16, ay siya ding Lazarus ng John chapter, yung kay Maria at Martha. John 10, ano po yun, yung text na yun. Abay, kakitay ka. Lazarus din yun eh. At ang Lazarus na ito ay napunta doon sa, ibang Lazarus yun ah.
Yun yung danger na ikaw ay nagtuturo pero hindi mo na study. Hindi porkit nagbasa ka ng Lazarus ay yung Lazarus na nga ay isa. At nakita ka ng Maria ay ina ni Jesus Christ. Maraming Maria sa Bible. Maraming Judas sa Bible. Okay? So, we need to study it. Okay? We need to study the Bible. So, kaya po ang halaga na meron kayong mga app na dinadownload sa inyong cellphone na makakatulong sa inyo to study the Bible for yourself. Okay, meron po niyan. Napakadami niyan. So, we need to hear it, read it, study it, meditate it. Psalms 1:1-3. Ito po yung isa rin sa kulang na kulang na practice ng mga Kristiyano ngayon, mag-meditate. Okay, hindi yung nakaupot na naka-yoga. Okay? Meditate is thinking over. Sabi ng Psalms 1:2. But His delight is in the law of the Lord. And in His law, He meditates day and night. Yung word na meditate, it means ponder. Ponder, P-O-N-D-E-R. Ponder. By talking to Himself. Pag sabi nagme-meditate, ano ba yun? Ako'y nakapikit at naka-yoga position? No. Pag sabing meditating, it is thinking over. Iniisip mong paulit-ulit ang salita ng Diyos. Sinasabi mo sa sarili mo, yung nabasa mo, hoy, kaluluwa ko. Ito sabi ng salita ng Diyos. Ay, minsan ako'y ganyan. Hoy, Henry, mag-ayos ka. You talk to yourself using the Bible. That's meditating. Parang kayo po'y nangangain ng karne. Hindi nyo nilulunok ang kaldereta. Pag kayo nangangain ng chewing gum, hindi nyo nilulunok ang gum. You chew it. Ninanamnam. Parang kanina, merong minatamis na pinya at minatamis na langka. Tira ng piyestahan. Talagang, sarap. Okay, lugo yung hindi ko nakasama. Sarap. Ninanamnam mo yung salita ng Diyos sa iyong buhay. Minsan po tayo pag nagbabasa ng Bible ay dalas-dali. Malimit. Tayo dalas-dali. Tayo nagmamadali. Oh. Kasi nawawala tayo ng quiet time talaga para sa Panginoon. We forget our quiet time. Oh. Nakakalimutan natin yung ating quiet time. We are so quiet with God. Very quiet. Meditate it. Sabi ng Bible, meditate it day and night. So mahalaga po, you think over the Word of God. And isa pa, how to get a grasp. Kung sa kamay po, ito itinuro namin dati, di ba? Ito yung pag-aralan natin. You hear it, you read it, you study it, you meditate it, then you memorize it. You memorize it. Psalms 119:11. Psalms 119:11. Ito ay, meron kaming professor po, at sabi niya sa amin ay, how many verses do you memorize each week? Hindi ko sinagutan. Ang tanong niya doon sa aming checklist, meron po kasi kaming checklist sa aming pinapasok ang school, how many verses are you memorizing each week? Each week? Kako, ilang week? Genesis 6:5 lang yung minemorize ng young people, isang, hindi pa nga nare-recite. Each week. Kakoy, anong tindi na rin ito, chair na ari. Each week ang hinihingi sa amin. Pero mahalaga pala yan. Tinyo, sabi ng 119:11. Your word I have hidden in my heart. Your word have I hidden in my heart that I might not sin against you. Ang salita mo'y aking itinago sa aking puso upang ako'y huwag magkasala laban sa iyo. Kaya ang halaga po ng memorizing the Word of God. One of the discipline na ating nakakalimutan na, even I myself, is the discipline of memorizing God's Word. It takes discipline to memorize God's Word, but it's worth it. Why? Pag tinutukso ka at may sa ulo kang verse, inaalo ka ng alak, anong verse para sa alak? Ano nakalagay doon sa alak? Hindi, may talata. Tukol sa alak. Dapat meron tayo. Ano yan? Ang alak ay nagpapababa ng dangal ng isang tao. Kaya isang kaululan ang magpakalulong dito.
Kawikaan. Yan yan, kawikaan po yan. Oh, nakita ka ng isang magandang babae at nakakatukso pero walang bait. Anong talata? Ang isang magandang babaeng walang bait ay tulad ng gintong singsing sa nguso ng biik. Oh, hindi ka matutukso. Gintong ngising, nasa biik naman. Okay, nasa may ESF pa. Lalo na hindi ka akit-akit. Sabihin, kaya importante po ang memorizing of God's Word. Kaya sabi ng Bible, your word have I hid in my heart that I might not sin against you. So these are the five basic. Ito yung napag-aralan natin dati. Nireview ko lang po. So we need to hear it, read it, study it, meditate it, memorize it in our life. Pagka ikaw ay nakabitin sa jeep at gamit mo yung lima mong kamay na yan, mahirap kang basta malaglag. Pero pagka nakabitin ka sa jeep at hinlalaki laang, eh hinliliit lang ang nakahawak at si Eric ang driver, lalaglag ka. Okay? O ang nakaganari ka laang, dadalawang daliri, ay baka kay Bong nabarog din ang mangyayari isang araw. Nahulog. Pero pagka nakahawak ka na mahigpit, mahirap kang basta makawala. Kaya po minsan ang Bible ay walang talab sa atin hanggang hearing lang tayo eh. Hearing. Hindi pa nga nakikinig ng ayos pag nasa simbahan. Pag uwi sa bahay, wala nang reading. Wala na. Lalo yung studying, nag-aaral ng word for word. Ano ba ang context nito? Sino ba ang lead, bida dito? Wala nang ganyan. Lalo yung meditating. Kita niyo po, huwag tayong magtaka kung bakit ang Christianity na ngayon ay ganito. Abnormal na ang Christianismo ngayon. Abnormal. Hindi tayo nasa sa normal. Ang normal na Christianity, they really love the Bible so much. They really love the Bible so much. I watch a video ng mga Chinese nang dumating ang Bible sa kanila. Kita niyo yung mukha na parang na mayroong bagong iPad, Samsung Note Galaxy. Yung parang, wow! Ang mga Kristiyano ay ng Bible pakalat-kalat. And we think, bakit ang Christianity mahina ang impact sa mundo ngayon? Ito ang ating lakas, hindi yung ating talino, hindi yung ating pera, hindi yung ating posisyon, kundi ang salita ng Diyos ay pinababayaan mo. And you expect na tayo may dating sa school, may dating ka sa politics, may dating ka sa community? Wala! Kasi ang meron kay meron na rin sila. Pag wala kang salita ng Diyos, wala ka lang pinagkaiba sa kanila. Kasi the only difference that we have the Word of God. E pagmamalaki mo ang pera, mas mayaman yung iba sa iyo. Matalino ka, maraming cum laude kaysa sa iyo. May posisyon ka, ay hindi ka vice president, hindi ka presidente. Anong pwede mong ipagmapuri? Itong salita ng Diyos na nasa sa iyong buhay, ay wala ka pa. Ito na nga lang ang pwede mong ipagmapuri, hindi mo pa pinag-iigi. Anong ipagmamapuri mo pa? Wala! Wala! Ay, hindi ka na nga matalino, hindi ka na nga mayaman, hindi ka na maka-impluensya, wala ka pang alam sa Bible. Ano pa? Saan ka pagagaling? Kaya very, very important po ang pagpapakagaling sa salita ng Diyos. We need to grasp it. I remember yung isang laro sa relay na meron kaming baton na ipinapasa. Alam niyo, ikinatalo ng isang team na bitawan ang baton. Ano yung baton? Yung parang yung ginagaya ng majorette. Hindi, yung maliit na... yung pong ginaganon, ipinapasa, nabitawan niya. Nabitawan nung pinagpasahan. Ay, bago pa nadampot yun, edi talo ka na, nakatakbo ng iyong kalaban. Kaya mga minamahal, never ever, huwag niyong pababayaan ang salita ng Diyos sa inyong buhay. At bakit? Isilipin ninyong nasa salita ng Diyos sa chapter 2 ng 2 Timothy. Alam niyo kung bakit ito'y very, very important sa buhay natin? Because of the perilous time. May bilanggit si Pastor kanina, because of the perilous time. But know this, that in the last days, perilous times will come. Yung word na perilous means time of stress. Distress. Time of trouble. Ano sabi ng Bible? Bakit importante po ang Word of God? We are in a perilous time. Hindi tayo nasa playground, mga minamahal. Wala pa tayo sa langit. Kaya ako'y natatakot sa mga Kristiyano, parang happy-go-lucky. Yung parang relax na relax. Hoy, wala pa tayong time to relax. Tayo nasa sa perilous time pa. Nasa bakbakan pa tayo. Wala pa tayo sa ating langit na pinupuntahan. The moment na dapat mo lang ibaba ang iyong armor,
is pagtapos na ang digmaan and the battle is not yet over. Ang sundalong matino, tatanggalin lang niya ng kanyang armor pagtapos na ang bakbakan. Pero ang sundalong napapahamak, pakuyakuyakoy, patekstekson, tinamaan ang sniper sa ulo kasi he thought na everything is peaceful, no? Everything is not peaceful. We are at war, mga minamahal. Manood kayo ng TV, binabanatan ang Biblia. Divorce, soji bill, abortion, same-sex marriage, those are attacks of the Bible and attack to God himself. Pagka ang mga Kristiyano hindi nagmamalay, akala yan yung isyong politika. No, it's not just a political issue. It's an attack to the Bible itself. Kaya we better give the importance to God's word because we are living in a perilous time. Tingnan po ang mundo natin ngayon. Men will be lovers of themselves. Ito yung mundo natin eh. Men are lovers of themselves. Lovers of money. Ano yung ipapanlaban natin dito kung walang Bible? Ay gato rin tayo eh, kung tayo walang Word of God. Alam nyo mga minamahal, itong babasahin natin, ito'y pwedeng maging tayo din. Kaya sabi ni Pablo kay Timothy, but know this, alamin mo ito. Kaya dapat huwag kang bibitaw, Timothy, sa salita ng Diyos. Why? Because men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud. Meron yung isang sali na mausok, yung parang lalaking maraming usok. Okay, parang mga artista pag nalabas sa stage, may mga liquid na nitrogen. Okay? At sabi rin eh, proud, blasphemers, ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ito yung mundo natin ginagalawan, disobedient to parents. Alin, ito yung mundo natin eh. Bakit importante ang Word of God? You cannot overcome this without the Word of God. Hindi mo kayang labanan itong tide na ito, itong alo na ito ng mundo. Pag wala kang salita ng Diyos, hindi natin kaya ito. Kaya pinapaalala ni Paul kay Timothy, ito yung magiging mundo na gagalawan mo, Timoteo, pagkamatay ko, dapat maging handa ka, magpakalalim ka sa salita ng Diyos na ipinasa ko sa iyo because time will come na perilous na ang mundo. Dangerous. Ano yung binibili niya? Yung pera, ipunin mo. Timothy, hindi. Timothy, magtayo ka ng malaking ganda rin. Hindi. Magpakalalim ka sa salita ng Diyos, Timothy. Why? The perilous time is coming. It's already here. Ang sabi ng Bible, disobedient to parents, unthankful. Okay, thankless ang tao ngayon. Unholy. Okay, unholy, hindi banal. Unloving. Without natural affection, hindi mapagmahal. Unforgiving. Sabi ng Bible, unforgiving, irreconcilable, ayaw magpatawad. Hindi mapagpatawad. Ay ngayon kung wala kang Bible, hindi mo mababasa kang magpatawad ka. Kaya naman tayo natututong magpatawad, nabasa natin sa Bible na dapat tayo magpatawad. Kung paano tayo ay pinatawad. Ay ngayon, kung sarado ka sa Biblia, how can you be forgiving? In a world of full of unforgiveness. Kaya very, very important po ang Bible. Hindi psychological needs o psychological blah, blah, blah ang kailangan ng tao. What the people need today is the Word of God. Opo. Yung matatawag na disorder ng tao, those are sins. Ginawa lang ng mga psychologists at psychiatrists na disorder, ADD, attention deficit disorder, that is selfishness. Authority defiant disorder, that is rebellion. Di ba? Ginawa lang nilang disorder, but in reality, those are sin in life. And only the Bible can cure that, those sins. Pagka ito'y binabasa, even in our life. Kaya sinalaki ni Pastor, how can a young man cleanse his way? The Bible cleanses us. Kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, itong mga ugaling ito, meron man tayo nito, pag nabasa mo, Lord, sorry, ako'y nagalit na naman. Lord, sorry, ako'y nakapagsalita na naman ng lampas. Eh, pag hindi ka nagbabasa ng Bible, mali ka na yung feeling mo'y tama ka pa. Sala ka na yung tingin mo'y gwapong-gwapo ka pa.
sala ka na, wala ka na sa tudling, ay pili mo, ang galing-galing mo pa. Pero pag nagbasa ka ng Bible, Lord, sorry, yung nakikita mo yung iyong amos, kaya nakakapag-ayos. Kaya yung mga taong sarado na po ang Biblia, amusing-amusin na talaga yan. Oo. Oh. Ulingin na. Unloving, unforgiving, slanderers, without self-control. Tinyo mundo ngayon, wala ng self-control. Ang pinagkaiba natin sa hayop ay yung self-control. Kaya mali yung sabing, tao lang, tao ka. Kaya hindi na ho kami makapigil eh. Ang pinagkaiba ng tao sa hayop, yung self-control. Kaya ang aso, miski mag-asawahan sa karsada, aso yun eh. Wala yung self-control. Okay? Tao ka. Kaya dapat may control ka. Hindi yung tao lang, hindi, tao ka. Ah. Hindi tao lang, kaya wala akong control kasi tao lang. Hindi, hindi ka hayop, tao ka. Ang hayop ang walang self-control. Kung saan abutin, doon na. Kahit sa harap ng simbahan, doon na. Okay? Natambay di yan. Self-control. Without self-control, brutal. Brutal. Despisers of good. Tingnan niyo po ang huling panahon. Ang pangit eh, ng picture. Traitors, verse 4. Headstrong, matigas ang ulo. Headstrong pala yun sa ibang salin. Haughty. Alapaap ang feeling sa sarili. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Bakit importante ang Bible? Ito yung mundo ginagalawan natin. Ngayon, pag wala kang Bible sa iyong buhay, paano ka makakapamuhay ng ayos? Sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, ito yung mundong gagalawan mo, ha? So know this. Kaya dapat ikaw ay magpakalalim sa salita ng Diyos. Kumbaga sa barko, pagka matibay ang iyong angkla, miski malakas ang alon, hindi ka basta madadala. Bakit maraming Kristiyanong nadadala ng trend? Ba't dala ng uso? Mahina ang baon ng salita ni Kristo. Pagka daladala ka ng uso, mahina ang baon ni Kristo ng salita niya sa buhay mo. Oo, oh, totoo yan. Pagdala ka ng trend at hindi ng truth. Trend change every 20 years or 10 years or 50 years. Truth doesn't change. Kaya nakakaawa yung taong laging dala ng uso? Pabago-bago yan. Dapat dala ka ng katotohanan kasi ang katotohanan ay hindi nagbabago. Ang uso pabago-bago, uso na yung punit na pantalon, umuso na yan dati. Umuso yung hapit na pantalon, umuso na yan dati. Umuso yung nakabuka ka ang pantalon, umuso na yan dati. Yung makabuka ka, bell. Yung ambel. Ang uso na yan, bell-bell. Nauso ho yan, kaya may Herbalife para mabuwasan yan. Oh. Hindi na, yung Herbalife, uso na rin yan dati. Herbs ang kinakain ng tao dati. Walang bago sa silong ng langit. Ay ngayon, daladala ka niyang ganyan. Ay di ko, pagka paganari. Pati Baptist, dala, paganari, hawi, paganari. Dala ng trend, hindi dala ng truth. Kaya dapat tayo maging malalim kasi ito na nga yung mundong ginagalawa natin eh. Kaya sabi rito, lalo ito malupit, verse 5. Perilous time ay ito, having a form of godliness. Isang pastor ang lumabas na sa closet at nagsabing, I am a gay. Youth pastor. Okay? Ano sabi ng Bible? Having a form, anyo, of godliness, but denying the power thereof. Ano ibig sabihin? Ito yung danger sa perilous time. Sa delikadong panahon ito, may anyo ng kabanalan. Nasa simbahan din lagi. Nakaupo. Nakabihis. Kristiyano. Pero, denying the power thereof. Having the form. Merong anyo ng kabanalan, pero parang libingan. Maputi yung labas, kalansay ang loob. Yan yung delikado sa Christianity. Today, ito yung perilous time. Merong mas mukhang banal pa sa atin. Pero talagang wala namang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay.
Pero talagang puti ang pantaas, puti ang pambaba, puti ang sapatos, puti ang hairband. Paglabas, eme. Pero puti lahat. Meron ganyan. Ako may nakikita ganyan, talagang puti lahat. Oo, talagang umuusok pati. Puti din po yung usok. Oh, para daw puti lahat. Having the form of godliness. Having the form. Ito yung perilous time. Kaya pag wala kang word of God, nakakalito talaga. Kasi may anyo din eh ng kabanalan. Ito pa ang sabi. But denying the power thereof, from such people turn away. Okay? For of this sort are those who creep in into household and make captives of gullible women, loaded down with sins, led away by various lusts. Ito pa yung malupit. Verse 7. Always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Ito yung nakakalungkot po. Perilous time will come. Kaya ang halaga talagang mahal natin ang Bible. Kasi pwede pa lang mangyari na always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Laging nag-aaral, pero hindi siya nakarating sa pagkaunawa ng katotohanan. Ito yung delikado eh. Alam nyo, mas banta sa akin yung nakasama natin, natuto na sa doktrina, paglabas ay iyong kalaban. Delikado yun. Hindi banta sa akin personally, yung mga outsider, hindi ko sila nakikitang banta. Ang mas threat sa akin, yung nakasama kong nag-aral sa Bible school, naturuan pa, and then paglabas, kinakalaban ang doktrina mo. Nalaban na sa katotohanan. Yun ang delikado. Mas delikado yun. Dahil ang sabi ng Bible, nag-aral, pero hindi nakaabot sa pagkaalam ng katotohanan. Pwede yan. Patangutan ko na, amen, amen. Pero ako, hindi, paglabas ko yung paring akin. Oh, pwede yan. Yung nakaupo, always learning, linggo-linggo yung nakikinig, pero yung paring kanyang gusto, ang gustong masunod. Hindi yung truth of God's word, hindi. Tingin ko yung may ano yan, relative ang truth ng Bible. May tamang application, hindi sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Yun. Meron siyang gusto lamang sa Biblia. Yan, pagpapala. Yan ang gusto ko. Ay, itong tithing. Ay, hindi yan. Bahagi ng Old Testament yan. Yan. Magpatawad. Ay, hindi. Mali yan. Ngipin sa ngipin. Mata sa mata. Yan. Talagang yung gusto lang niya ang kanyang pinapakinggan. You see? And those are danger. Perilous time will come. Now as Jannes and Jambres resisted Moses, so do this also resist the truth. Tingnan niyo nangyari. Ito yung pattern. They learn the truth, but they do not come to the knowledge of the truth. Nakikinig. Pero ito yung nangyayari. Pagka nalaman yung katotohanan, ito na ang kanilang gawin. They resist the truth. Kung paano si Jannes at si Jambres, remember yung nanggawa din ng Ahas? Nakalaban ni Moses sa harapan ni Pharaoh. Ang pangalan pala niya ay si Jane. Ba? Si Baby Jane. Si Jannes at si Jambres. Okay, yan ang pangalan ng dalawang kalaban ni Moses. At this resist the truth. Men of corrupt minds disapprove concerning the faith, but they will progress no further, for their folly will be manifest to all, as theirs also was. Ang point po natin, why the Bible is important, we are living in the perilous time. Ang ating ginagalawang mundo'y hindi natin kakampi. Ang ginagalawa nating mundo'y puno ng mine, landmine. Ano yung landmine yung nasabog pag nayapapakan? Ang daming booby trap ng Diablo. Ang daming pakana ni Satanas. There are many wiles of the devil. Pag sabing wiles, mga palaso, mga pakana, patibong ng Diablo. May mga game na ganyan, yung maraming dinadaan ng mga patibong. Ganyan ang, yung parang sa Tomb Raider, ang daming pinapasok. Ang mundong ginagalaw natin, maraming patibong ang Diablo. Pag wala kang salita ng Diyos, mga minamahal, isang araw tayo mag-shoot doon. Mahuhulog tayo doon. Isang huli na. Lahat po nang nawala dito, yung sasabihan ni Pastor, most probably, siguro yung nasa 90% nang nawala dito, o 95%, nag-umpisa ang lahat ng yan nang pinabayaan na nila ito. Apo. The moment na ikaw ay pinakawalaan mo na ang Biblia sa buhay mo, nag-uumpisa ka nang mawala din.
Mm-hmm. Kasi itong pinakamapa natin sa paglalakbay sa mundo, ay iwinala mo. Ganun yan eh. Imagine mo yung ikaw ay nawala ka sa dagat. Alam nyo, meron pong mga sailor na nawala sa dagat. Alam nyo kung bakit sila naligtas? Gawa nung simpleng kompas. Nalaman nila yung true north. Kaya nasundan nila, marunong sila bumasa ng bituin eh, mga seaman. At nung binabas nila, na-guide sila kung saan malapit ang pier na alam nila. At na-rescue sila. Kung wala silang kompas, bahagi na sila ng butanding at ng mga dulong. Nakain na. Bakit ang maraming Kristiyano po'y napapahamak? Perilous time, walang dalang sandata. Nasa sa digmaan, wala kang dalang sandata. Nasa paglalakbay, wala kang dalang kompas. Bakit? Eh, lagi nakasarado. At ang bukas ay TV. Lagi nakasarado ang Bible, ang mulaga ay sa cellphone. You see, totoo po yan. Totoo yan, madaya. Ako yung nagsiselfone din eh. Kita ko yung daya. I can take 3 hours sa cellphone. Ay, sa Bible reading, naka 30 minutes mo lang. Walang 30 minutes. Kita niyo yung daya? Kita niyo yung daya? Nanunod ng showtime, 12 to 4 o'clock. Nung bakla na pinopromote ang homosexuality sa harap ng mga bata. I love you, Ayon. At ang baptisi, yan, sana meron doon akong kapareho. At nauubos ang oras doon. Tapos sa Bible reading, tipid na tipid. Hindi nyo ba alam yung daya? Tayo na, are you getting the point? Tayo naglalakbay na sa perilous time. Subaybay lahat ng episode. Ang Bible ay patapos ang taon, hindi pa tapos. Hindi nyo ba nahahalata yung daya? Pagharap natin sa Bema, may malaki tayong problema sa Diyos. Pag tayo humarap na face to face kay Jesus Christ, sa mo inuubos Roni ang iyong time nung nasa earth ka? Kasi habang may judgment sa lupa, may judgment din tayo sa alapaap. Lahat tayo, isa-isa. Saan mo ginamit yung iyong time? Nanood po ako ng itbulaga. Walang problema namang nakakapanood ka minsan, pero mas babad ka dun kaysa sa Bible mo. Delikado. 70% of our time are spent on things not related to spiritual things. 70% of our time are spent sa mga bagay na hindi related sa spiritual na bagay. Gano'ng katagal manalangin at makipag-chismisan? Observe nyo. Totoo po yan. Kita ko yan eh. Kaya ko mag-Bible study, pero yung ako mismo yung magbabasa, nung mag-aaral, ako'y natatagal sa 2 hours. Pero kaya ko maghapong magturo, pero yung ako mismo mag-aral sa sarili ko, ako'y naiinip. You see, yung daya. Kasi mahalaga nga ang Bible and we are living in perilous time. So that's the importance of Word of God. Kaya, bakit ito mahalaga? Nasa digmaan pa po tayo. Huwag niyong bibitawan ang iyong sandata. Hindi pa tapos ang laban. Huwag. Number 2, na makikita natin kay Paul. Ang sabi niya dito sa 1 verse 3, I thank God whom I serve with a pure conscience as my forefathers did, as without ceasing I remember you in my prayers. 2 verse 2, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. 3 verse 10, sabi rin eh, but you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, love, perseverance, persecution, affliction, etc. Number 2 na ating makikita, importance of Word of God, Paul struck. Yung gusto kong i-point ito, yung legacy ni Paul. Bakit importante ang Word of God? Tinyo ang laging sasabi niya kay Timothy. Sabi niya sa 2, dun sa 1:13. Hold fast the pattern of sound words which you have heard from me in faith and love which are in Christ Jesus. Ang sabi niya, hold fast. Hawakan mong mahigpit ang pattern of the sound words, sound doctrine. Hindi yung word na natunog yan. Matibay, maayos na aral na narinig mo sa akin. Ano, parang may makikita kayo dito eh. Yung parang sinagbibilin eh. Iyong mga salitang narinig sa akin, Timothy, ay panghawakan mo ng matibay.
So bakit importante ang Word of God? Meron tayong track. Ano yung track? Track and field. Si Pablo, kaya mahalaga sa kanya ang salita ng Diyos, meron siyang Timoteo na sumusunod sa kanyang hakbang. Naiintindihan niyo po? Bakit importante ang Bible? Hindi ka nag-iisa. Ano ibig sabihin? Bakit mo dapat ito pinahahalagahan? Kasi may kasunod ka. Si Paul, meron siyang track na diaanan, parang track and field, a pattern. At ito, kung bakit importante ang Word of God, sabi niya kay Timothy, hold fast the pattern. Pagdating sa chapter 2, verse 2, and the things you have heard from me, yung galing sa akin, ay pasa mo rin sa iba. 2 verse 8, ang sabi doon, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Hindi ito yung ibig sabihin, kanyang gospel. Ganun kadikit kay Paul yung Word of God na inakin niya itong kanyang-kanya na. Okay, this is my gospel. At sabi ng 3 verse 10, but you have carefully followed my doctrine. You followed my doctrine. So number 2, bakit importante ang Word of God? Because of Paul's track. It talks about legacy. Malapit na siyang mamatay eh. At sabi niya, Timothy, lahat ng natutunan mo sa akin, sound words na natutunan mo sa akin, iyong alamin. At nang maipasa mo, sabi sa 2:2, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. Ano ibig sabihin ng track? Alam niyo po mga minamahal kung bakit dapat pinahahalagahan natin ang Bible? Kasi tayo nga ay nasa paglalakbay. Isang araw aalis tayo dito sa mundong ito. Isa sa magandang legasiya na ating maiiwanan sa ating anak, sa ating kapamilya, na yung tatay kong yan, nagpapahalaga yan sa Bible nung nabubuhay pa. Parang si Paul, bakit ang lakas ng loob niya sabihin kay Timothy, follow my pattern. Basta sabi ni Paul, follow my pattern. Bakit? Nung siya nabubuhay, kita ni Timothy sa harap ng maraming saksi kung paanong pinahalagahan ni Pablo ang salita ng Diyos. Ngayon, kung tayo ay hindi nagpapahalaga sa Bible, pwede ba nating sabihin yan, anak? Pagkawala ko, pahalagahan mo ang Bible, ha? Sabi nung, oo nga ho eh. Kayo nga ipapatay na hindi nyo matatapos eh. Ang sarap na kaya mo nabilin, iyo rin nagawa yun. Yan po yung ligasing tinatawag. Meron kang iiwang maganda. Ako yung nagtuturo kay na Tatay Bartolome ngayon, tuwing Wednesday. Alam nyo, ang laki talaga ng impact ni Tatay Bartolome sa kanyang family. Apo. Sabi nung mga kapitbahay doon, sabi, bakit gay, ikaw kung kailan namatay ang asawa mo? Eh, siya kayo nga simba. Sabi nung sa asawa, sabi, gusto kong ituloy ang inumpisahan ni Tatay. Walang napilit, hindi ako pinipilit na Brother Henry, na Pastor, gusto kong ituloy ang inumpisahan ni Tatay. Ang sarap nun. Hindi yung ati naman ang butit namatay na wala na sa baptist yung ama kong yan. Hindi, hindi ganun ang impact pag you talk to them. Ganun ka-influential ang buhay na nagpapahalaga sa Biblia. Patay na'y umiimik pa. Patay na'y nagpapayo pa sa mga anak. Patay na'y merong dating pa ang kanyang buhay. Why? He gave importance to the Word of God. Ay, iba'y buhay pa'y wala na kadating-dating ang buhay. Ay, bakit? Eh, puro salita niya naririnig. Puro opinion niya naririnig, hindi salita ni Kristo. Paul's track or legacy of Apostle Paul. Tayo may iiwan ng legasiya isang araw. Sana'y makita tayong, yan, nung nabubuhay yan, talagang mahalaga dyan ang Bible. Hindi yung, ay, lagi rin hawak ay cellphone. Pag sa tamad niyang magbasa ng Bible, laging TV, laptop ang kaharap. Ang pangit nun, yun ang legacy. Ayan, ikaya ng labo ang mata kababasa. Hindi yung kala, ikaya na ng labo, ikaw mo Mobile Legend. Yeah, totoo yan. I-baptist pa. Totoo yan. Kaya tama yung sabi ni Kuya Ramil, kanya nang i-delete na. Ito yung sana, nabura na nga. Ayan. Pag-usapan namin yan ni Kuya Ramil, i-delete na Mobile Legend app. Okay? Candy Crush na lang. Totoo yan. We need to be radical sometimes. We need to be radical sometimes. Okay?
We need to follow Paul's track. May iniwan si Apostle Pablo, ipinapasa niya yung faith, yung truth of doctrine sa iba. Sana tayo din ganun. Paano mo ipapasa kung hindi mo ito pinahahalagahan ngayon? Kaya po sabi rito din sa 4 verse 1, tingnan po. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at His appearing in His kingdom. Preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with long suffering and teaching. Talagang inuutusan niya eh. Okay? At sabi niya rin dito, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Yun ang maganda. Pagdating natin sa finish line ng ating buhay, yung importance of Word of God, para tayong si Paul, meron tayong mabuting track. Meron tayong magandang track record sa ating buhay. Kaya si Paul, alam ko na ito'y pupugutan ng ulo, ito yun eh, lahok ang kanyang galak at lungkot. Okay? Pero siya ay masaya dahil yung pananampalatayang naipasa sa kanya ng mga apostol ni Jesus Christ ay naipasa niya kay Timothy at sa maraming leader ng churches sa Asia dati, bago siya namatay. How about our faith in the Bible? Kanino na to napapasa mula nung napadating sa iyo? Kanino na? Mula nung ang pananampalataya sa Biblia ay nakarating sa iyong pamilya, kanino ng pamilya pa yan nakarating? O nag-stay na lang sa inyong pamilya? O nag-stay na lang sa iyong buhay? Hindi yun ang design. Ang mga bagay na inyong narinig mula sa akin, sa harapan ng maraming saksi, ay ipagkatiwala mo rin naman sa iba. Ibig sabihin, we need to pass the faith. Legacy. Paul's track. Kung ating titingnan, why we need to give importance to the Bible? Kasi si Apostle Pablo nagpakita ng example sa atin na dapat ay meron tayong mabuting bakas pag tayo lumipas sa mundong ito. At isa sa maganda niyang alaalang iniwanan kay Timoteo na magpapastor na rin sa Efeso that time, nagpapastor na yata siya sa Efeso that time, yung pagpapahalaga niya sa salita ng Diyos. Importante po yan. Okay? Kaya nung namatay ang tatay Tolomei, sabi ko yung Bible niya, huwag isasama sa paglilibing. Huwag. Kasi nahawakan ko yung Bible niya, 16 na beses siyang natapos in 1 year. In 1 year. 16 times, sabi ko sa kanyang family, until this time, ma'am, sabi ko kay Tita Ellie, wala pang nakaka-break ng record ng asawa mo sa church namin. Wala. 16 times in 1 year, natapos yung Bible. Walang nakaka-break niyan sa church natin pa. Wala. And I think, I don't know if anybody will be challenged to break that record. 16 times in 1 year, natapos niya ito. Kaya, pagharap niya doon, sa feeling na pa, masaya yun. Why? Aba, ang ganda ng kanyang legacy. Hindi yung, ang dami kong napanood na movie. Subaybay ko lahat ng episode. Nasubaybay ang taas ang rank ko sa ML. Pakialam ng Diyos dyan. That's nonsense. That's nonsense. Isipin niyo yung time na nonsense lang. Anong sense niyan? What's the point? Totoo yan. That's not a joke. We will face God someday. We will give account of our life. Ang dami nating inuubos ng oras, hindi naman niya pinapaubusan sa atin. At yung dapat nating paglaanan ng oras na mahalaga, na mas nakikilala natin siya, hindi natin ito binabasa. Kaya we need to follow Paul's track. At tatanda niyo, may nakatingin sa inyo lagi. Laging may nakatingin sa inyo. Yung pinakamasama daw tao, sabi ni Pastor, may 7 tagasunod. Okay? So we need. At sabi rito, next, not only perilous time, Paul's track, or yung legacy. Sabi ng verse 15 to 17, ito na may natalakay na din natin. Bakit importante ang Biblia? And from the childhood, you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation. Through faith, which is in Christ Jesus. So any faith not based on the Bible is not saving faith. Okay? Ang paniniwala na hindi nakabase sa Biblia, no matter how sincere it is, it's not a saving kind of faith. Kasi ang faith na nakapagliligtas ay nakabase sa salita ng Diyos.
Okay? Hindi, ay Brother Henry, napaka-religious din naman nila eh. Mukha ring maka-Diyos. Ayun na nga ang problema pagka hindi nagbabasa ng Bible eh. Okay? Akala lahat na nakin ang ay ginto. Nakalimutan yun ay ulo lang ni tatay. Okay. So, which are able to make you wise for salvation. Ah, namimiss ko siya. Wala akong makita dito. Ano. Through faith which is in Christ Jesus, all scripture is given by inspiration of God and is profitable. Profitable truth. Ang Bible, number three, why the Bible is important? Profitable truth yan eh. Kapakipakinabang ng mga katotohanan. Masarap mag-invest sa isang negosyo kung ikaw ay kikita at tutubo. You earn profit. Okay? So yung kambing ng tatay ko na yun, nanganganak na. So natubo. Yung negosyo ay natubo. So maganda yung pagka ikaw ay nag-invest nung kasatutubo. Tama po ba yun? Sasakay ka sa barko yung papalubog na, ba't ka dun sasakay? Anong gusto mo? Mag-Titanic number two? Alin niyo kung bakit mahalaga ang Bible? Profitable ito eh. Ikaw ay tubong-tubo pag nagbabasa ka at nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Sino yung panginyong tutubuin? It is profitable for doctrine. Wala kang lugi pag nagbasa ka ng Bible. Wala. Ini-imagine ko, anong lulugihin sa iyo pag nagbasa ka ng salita ng Diyos? Walang lugi. Tubong-tubo ka, why? It is profitable for doctrine. For reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kita niyo po kung bakit tayo tubong-tubo. Anong purpose? That the man of God may be complete, matured, thoroughly equipped for every good work. Ito yung pinaka-aim ng pag-aaral lagi ng Bible. That the man of God, tayo yon, may be complete or matured, thoroughly equipped for every good work. Kaya tingin nyo po, pag kayo laging nagbabasa ng Bible, ikaw ay equipped. Ibig sabihin equipped, ikaw ay laging handa. Okay? May kausap si Mary Baby na estudyante daw sa BSU na hindi naniniwala sa Bible as inspired. Okay? Pagka equipped ka sa salita ng Diyos, you can deal with that. Pag hindi mo alam ang isasagot mo, tatahimik ka na lang. Si S naman nagtatanong paano doon yung mga polar bear at dinosaur ay nagkasya sa Noah's Ark. Mga tanong ng estudyante sa akin kanina, paano po Kuya Henry yung mga brontosaurus ay nagkasya sa Noah's Ark? Buhay na po ba yun dati nung may mga tao pa? Sabi ko, buhay na. Paano po nagkasya yun sa Ark? Pinutol ang liig ng brontosaurus. Mahaba masyado. Hindi. Okay. So mahalaga yung, alam mo yung isasagot mo sa mga ganong tanong. Ngayon, paano mangyayari yun? The Bible is profitable. Dito mo yan matututunan sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos. You will be equipped when you read the Bible. Kaya po, ang marami walang confidence magsalita, hindi naman talaga nagbabasa nga ng Bible. Ulitin ko yon. Marami hindi confident makipag-deal sa mga unbeliever. Maraming hindi confident makipag-deal sa skeptics. Why? Hindi sila well-versed sa Bible nila. Sa Bible natin. Pero if you are equipped with this, sabi ng Bible, profitable yan for doctrine, for reproof, for correction. Kaya mo mag-correct pagka may alam ka sa Biblia. And you will be complete, thoroughly equipped. Hindi yung kailangan kong siguro ko yun ay para ako'y gumaling eh. Kailangan ko rin ng ganari. Hindi! Magpakaigi ka sa Bible, gagaling ka. Daming-daming iisipin dun gagaling. Pagsayaw pa ang iniisip ang galingan. No, magpakagaling ka sa Biblia. Ito yung textbook na dapat mahal na mahal mo above any books. You will be complete. You will be equipped for every good works. Kaya pag may bigla ang debate sa school, kaya mong humarap. Nasabihin, I surrender. Okay? So sabi rito ng Word of God, it is profitable. Because it is, ano ang pakinabang? It is profitable truth. Doon kayo tumaya sa llamado. Doon tayo lumagay sa tayo ay hindi matatalo. Doon tayo lumagay sa hindi tayo malulugi. At walang lugi sa salita ng Diyos. Walang lugi dyan. Sabihin ko po sa inyo, kahit ang dami mong matutunan sa school, ano naman?
Ang dami mong nabasa, hindi naman Bible, eh anong nangyari? Ang dami mong narating, eh anong nangyari? Anong nangyari sa iyo? Paghiwalay ka sa Biblia, anong nangyari sa iyo? Wala. Wala din. Sayang na Kristiyano, you waste your life. You waste your life pag hindi ka nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Dahil pinalalakaran ko na rin ang buhay ko, ano kung mangyayari nga sa akin pag ako'y hiwalay sa Bible, oh, wala. Wala din naman. Wala. The moment you die, you are nag-uumpisa ng kalimutan. Kaya pagka ang buhay mo doon mo inubos sa pasikatan ng sarili mo, wala din. Pasikatan mo yung si Kristo na nakalagay sa Biblia, yan ang makasaysayang buhay. And finally, the importance of the Bible is because of the perilous time, because of Paul's track or legacy, because of profitable truth or it's loaded. Actually, yun ay L din eh. Last days, legacy, ang Bible ay loaded with profit. It is profitable, truthfully profitable, loaded with many, many benefits. And verse 17, last point natin, sa chapter 4, verse 17. Remember, ang context ito, si Paul ay nakakulong sa Mamertine prison, sa dungeon. Isang, hindi yung kulungan parang sa Taisan, ito yung nakabaon sa lupa na kulungan. At ito po'y buhay pa hanggang ngayon. You can see that sa internet, ang itsura niya ngayon. Mamertine prison sa Rome. Nakabaon yan at tinutunguhan si Paul sa ilalim. Doon siya nakalagay sa ilalim. At nagkaroon siya ng pagkakataon sa Roman citizen, sumulat siya at nag-request ng ganito. Ang sabi niya, sa verse 9 ng chapter 4, para maunawaan natin, be diligent to come to me quickly. Okay, sabi niya kay Timothy, come quickly. Pumunta ka rito madali kasi any moment I will die. Pwede na akong patayin. For Demas has forsaken me. Okay? Si Demas ay isa rin sa kanyang kanang kamay dati ni Apostle Paul. Train din ito ni Paul. Ito ay kasakasama niya rin niya sa mga missionary journey. Kaya tinyo po ito. Mahirap talagang sabihin ang iyong makakasama hanggang sa dulo. Sa gawain. I cannot say na ako'y tatagal ng ganon, but I'm praying na matapos kong aking takbuhin. Kasi si Demas ay dating active. Si Demas ay dating missionary. Si Demas ay dating kasama ni Pablo. Pero ito nangyari sa kanya. Demas has forsaken me. Why? He forsake Paul. Having loved this present world. Hindi nakakaintindi si Demas eh. Perilous world. And yet he loved the dead body. Pag iniwan mo si Kristo, ang niyayakap mo talaga yung bangkay eh. Kasi ang mundo ito yung bangkay. Kaya lang ito maganda yung gawa ng make-up. Mga pasabog. Parang masasaya. But behind the scene, at the backstage of the life of every entertainer are loneliness. Hindi nyo ba naintindihan yun? So ano, ako yung mga nasa Twice, K-pop, ganyan-ganyan. Kausapin mo yung mga yun ng totoo, yung heart-to-heart, they are as problematic, more than us. Sana, ganun ang buhay ko. Kaingutan niya ng hirap pagka hindi talaga nag-iintindi sa sinasabi sa simbahan. Totoo po yan. Si Demas, tinyo siya, forsaken me, having loved this present world, and had departed for Thessalonica, Crescens for Galatia, Titus to Dalmatia. Only Luke is with me. Yung nagsula, yung kanyang doktor, si Luke. Writer ng Acts at ng Book of Luke. Only Luke is with me. Get Mark, si John Mark, and bring him with you. Sabi si JM, isama mo rito. For he is useful for me in the ministry. Bagaman itong si John Mark, kung inyong maalala dati, pinag-awayan siya ni Barnabas at ni Paul. Kasi ito ay duwag. Nung nasa missionary journey na, ayaw nang sumama. Kaya sabi ni Pablo, huwag nang isama yung mga duduwag-duwag na ganyan. Naghiwalay tuloy sila. Isinama ni Paul, si Silas, isinama naman ni Barnabas, si John Mark. Nag-split yung dalawa. Okay? Pero sa time na ito, bumawi si JM, si John Mark. Ang sabi, bring him with you, for he is useful to me for ministry. And Tychicus, I have sent to Ephesus niya, sabi niya sa 13, bring the cloak, kasi magtataglamig na eh. Kasi sabi niya, come before winter. Magtataglamig na ito. Ang sabi ni Paul,
Sabi sa 21, oh, magtataglamig na eh. Siguro mga parang tulad ng ating time. Do your utmost to come before winter. Kaya sabi niya doon sa verse 13, bring the cloak. Yung cloak ay balabal kasi nasa sahig siya ng dungeon, malamig doon, nasa ilalim ng lupa. Roma, Italy ay malamig dyan pagka winter time. So sabi niya, pakidalian, dalhan mo ako ng balabal na naiwanan ko kasi ito'y biglaan ng pag-aresto sa kanya eh. Sinakalaya na, pinare-arrest siya ni Nero. Hindi ko alam kung anong dahilan, pinare-arrest siya biglaan. Kaya naiwanan niya ang kanyang balabal. Pero ito yung sabi niya, oh, when you come, bring the books, especially the parchments. Ano to, si Paul? Papatay na talaga? Papatay na't lahat? Anong pinadadala? Dali mo ako ng ano dito? Dali mo ng chicks dito sa dungeon? Di nang hinihingi niya eh. Anong kanya hinihingi? You come quickly over here, Timothy. Ako any moment, I can die. But before I die, I want to have my cloak, yung aking jacket, and bring the books. Bring me the books. Talking to the copies of the New Testament books, he had that time, the Bible. Parang ako'y mamamatay na, pakidaliin mo. Dalhin mo rito yung naiwanan kong mga books dyan. I want to read it before I die. That time. Bisibin, ganun yung pagpapahalaga niya sa Biblia. Ang huli niyang binibilin, dalhin mo rito sa akin yung aking mga books, especially the parchments. Pero ito yung mapapansin natin dito. Pagdating sa verse 17, but the Lord stood with me and strengthened me so that the message might be preached fully through me that all the Gentiles might hear. Also, I was delivered out of the mouth of the lion. Number 4, bakit importante po ang Bible reading? Presence of the Lord. Sabi ni Paul, wala, iniwan ako ni Demas, walang makipag-communicate sa akin on my first defense, walang tumulong sa akin, but the Lord is with me. And the message. So ang nagpapalakas sa kanya, yung message ng Diyos sa kanya, the Word of God, strengthen Paul during his depressive moment. Ito ang tatanda niyo mga minamahal. Tayong lahat ay dadaan sa depressive moment of our life. Ihanda niyo ang inyong sarili dyan. We will enter into the valley of the shadow of death. Tayo'y darating sa tarangkahan ng kamatayan lahat isang araw. Mararamdaman natin, parang ako nga tayo mamamatay na. Ano yung strength natin doon? The Word of God. Why? When we read the Word of God, the presence of God is there. Because sabi ano, isang quotation na nabasa ko, when you read the Bible, the author is with you. Ang Bible lamang ang librong pag binabasa mo, kasama mo ang author. God Himself. Kaya sabi ni Paul, the Lord stood with me and strengthened me so that the message might be preached. The message, di ba, papatay na siya. That the message, yung Word of God, ay may pangaral pa rin. So nagpapalakas sa kanya ay ang presensya ng Diyos na pinadadaan through the message of God. Alam niyo, tayo dadaan lahat sa mga down moments ng ating buhay at yun ay totoo. And some of you are pwedeng dumadaan sa ganyan. Saan ka huhugot ng lakas? Sa panahong ikinakakulong na. Sa panahong ikaw ay walang-wala na. Walang tumulong, bakit? Pag lumapit ka kay Pablo, aba, kasamahan ka, ano? Ba't ka nadalaw? Hulihin din yan. Kaya walang makalapit basta sa kanya dun eh. Ano, aba, ba't ka nabisita kay Pablo? Kristiyano ka na, ano? Hulihin din yan. Guard! Traitor yan mo yan. Treason. Yan ang nanunog sa Roma. Yung mga yan. Hulihin. Itapon yan dyan. So walang makakampi si Paul. Ano nang inkal sa kanya? The message of God. Why? Through the message of God, the word na na-memorize na niya bilang si Jewish, marami siyang saulong verse, nararamdaman niya ang presensya ng Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Kaya minsan pagka hindi natin madama ang Panginoon, magbasa ka uli ng Bible. You go back to the book. Basahin mo uli yan. At habang binabasa mo yan, you talk to God as you read the Bible. Lord, talk to me. Speak to me. And mararamdaman mo yung presensya ng Diyos uli sa iyong buhay. Hindi natin kailangan mag-ano kung ano nung gawing magic na yung dadagis. Hindi mo kailangan magdadagis-dagis na ngayon. You go to the book. You open. Walang mystical na. Walang mga ganyang trance kang gagawin. No, you go back to the book. You read the Bible again.
asking God na i-open yung buhay mo uli sa Kanya, yung buhay niya sa iyo, yung presence. Alam niyo, mararamdaman mo yan kasi naramdaman niya ni Pablo dati. In the moment of extreme desperation, God's presence is there. Okay? Sa moment na tayo bagsak na bagsak at wala ka nang makakapitang kung sino man, anong napanghawakan ni Pablo? Yung presensya ni Kristo na nasa salita ng Diyos. Ay pag wala ka niyan, baka hanapin mo yung lubid. Totoo yan. Ba't maraming tao ay nagbe-breakdown? They turn into suicide. Kasi wala naman silang kalakasan eh. Wala silang kalakasan galing dito. Tayo ay meron. At dapat yung pag-asang meron tayo hindi nakatigil sa iyo. Dapat yung kagalakan ng kaligtasan na natamo natin kay Kristo ay maipasa rin sa iba. Okay? That is our legacy na dapat maiwanan na bago tayo mamatay, we have duplicates or multiplicates ng mga taong nagmamahal din sa Bible tulad natin. Okay? Sa in our dying day, at least sasabihin natin tulad ni Pablo, I have fought the good fight of faith. I have finished my course. Okay? Kaya important ang word of God sa ating buhay. Tayo po yung manalangin. Panginoon, help us to realize ito man po yung lagi nang pinapaalala sa amin na napakahalaga ng Bible. Tulungan niyo lang po kami na lagi po na kami po yung ma-refresh ng iyong salita. Help us, dear God, na kami magmalay na kami nasa mundong digmaan pa. Perilos ang mundong ginagalawa namin. Kung wala kaming ilaw ng iyong salita, kami po'y matagal nang nabiktima ng napakarami pong pakana ng Diablo. At hindi po tumitigil ang labanan until we die and you call us home. Kaya help us, dear Lord, na pahalagahan namin po ang iyong salita. Teach us, Lord, dear God, na ito po'y maipasa namin sa iba. Tulungan niyo po kami bilang inyong mga anak na tunay na magpahalaga sa iyong salita, especially every time we read the Bible, ang iyong presensya ay aming nararamdaman. Ikaw ay nangungusap sa amin, Panginoon. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, kaming inyong mga anak, na aming pahalagahan lagi ang iyong salita. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus.